Hi, magandang araw po guys. Ngayon naman po, ituturo po natin kung paano gumawa po ng bread pudding. Bread pudding po ito sa bake shop, hindi po ito pang hotel. Ito po yung isang paraan ng pagre-recycle ng mga tinapay sa bake shop pag marami po tayo leftover. Ang recipes po nito, o yung formula na ginagawa ko, kasi ginagawa ko sa bread pudding ko po, tinitimbang ko talaga. Sinusukat ko yung dami nung tinapay. Sa isang lanyera po, yung tinatawag nilang lanyera na 10 by 14 yata yun, 1,800 grams na tinapay, 600 grams lang po yung brown sugar, 100 grams na margarine, tapos yung tubig, depende po yun sa lambot o sa tigas ng tinapay. Doon po tayo mag-a-adjust sa tubig. Tapos sa kulay naman po, depende na po yun sa preference po ninyo kung gusto nyo dilaw o pula. Tapos yung iba, naglalagay ng balat. Ako naman po, wala. Gusto ko lang yung plain kasi recycle naman po. Hindi na po add cost, kumbaga. So, papakita ko po sa inyo kung paano po gawin ito. Mix lang po natin itong tubig natin. Kukunti lang po muna para pantuhin na lang po sa ating sugar. Brown sugar. Ngayon naman guys, maglalagay tayo ng food coloring. Igyelo po itong gamit ko. Damihan po natin para madila-dila po ito. So ngayon guys, ibababad muna natin ito sa tubig o yung pinaghalo nating sugar at saka tubig. Babad muna natin siya. 30 minutes hanggang isang oras po. O hanggang kailan po na. Pwede na po siyang i-mix. Paglalambot na po yung tinapay. So guys, after 30 minutes, paghaluin na po natin o masahin na po natin yung pudding po natin. Lalagay na rin po natin yung margarine. Pag meron po kayong mixer na ginagamit po sa bake shop po ninyo, mas maganda po i-mixer po natin ito para ma-blend po yung maigi yung tinapay. Kasi para sa akin, gusto ko po yung wala na po yung granules ng tinapay. Yung iba, gusto rin nila na merong tinapay sa gitna. Makikita nila yung maputi-puti pa na tinapay. Gusto nila yung iba yun. So ako naman, mas prefer ko yung pinong-pino talaga. So ngayon, masahin muna natin ng gamit ang kamay. So ito na po siya guys. Na-mix na po natin yung pudding natin. So, isasali na po siya dito sa hulmahan natin. Yung hulmahan po natin, guys, malaki. Kasi po, nasa 2,800 po itong pudding po na ginagawa ko. Almost times 2 po. So guys, nilipat ko po siya sa mas malaking lalagyan kasi mas makapal po dun sa nauna. So ngayon naman po, na-flat na po natin yung pudding po mixture natin. Kukuha lang po tayo ng kunting tubig, babasain na po natin yung kamay para maging makintad po yung taas. Yeah.
So ngayon po maglalagay po ako ng topping. Ito po optional. Depende na po ito sa inyo. Itong ginagawa ko po kasi para lang po sa mga kasamahan ko dito na naka-quarantine po. Snack po nila mamayang alas 3. So discretion niyo na po guys kung gusto niyo po lagyan ng topping o lagyan niyo na po ng balat yung pudding niya po. So papakita ko po mamaya pag naluto na po ito. So guys, ito na po yung bread pudding natin, luto na po. Nakita niyo po, wala na po siyang basa sa taas. Tapos hihiwain po natin. Slice po natin guys para makita niyo po yung buo. Mainit po ito guys. Bagong luto po. So guys, ito na po yung bread pudding natin. Kung nakikita nyo po, parang mabasa-basa po siya pagka mainit. Yung iba gusto nila fully cooked talaga, pero para sa akin naman mas maganda itong basa-basa pang tiyan. So guys, ito po yung bahog-bahog. Kung tawagin sa amin sa mga Bisaya dito sa Cebu. So, at tangin nyo sunod na itong video guys. Kung gusto mo ma-update sa itong video nga sunod itong pagkabuhatan para makatabang sa inyong bakery. Subscribe lang ta guys para makabalot sa sunod itong video.